Let us open our Bible on Psalms 96, 11 hanggang 13. Praise the Lord. Let the heavens rejoice and let the earth be glad. Let the sea roar and the fullness thereof. Let the field be joyful and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord, for he cometh. For he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Ayan. Praise the Lord. Kahit ang heavens nagre-rejoice or must rejoice, and let the earth be glad, let the sea roar, and the fullness thereof, kahit yung mga creatures niya na nandyan sa dagat at lahat ng napuno dyan. Let the field be joyful in all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice. Bakit? For what reason? Bakit kinakailangan mag-rejoice ang heavens? Bakit kinakailangan maging glad ang earth? Bakit mag-rejoice ang kanyang mga creatures? Before the Lord, for he cometh to judge the earth, he shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Ano palang nangyari sa lupa? Ano palang nangyari sa sanglibutang ito? Why he should come to judge the earth? Why he should come upang kanyang hatulan ang nandito sa sanglibutang ito? Hindi lingid sa kaalaman kahit paman sa langit anong nangyari doon. Hindi lingid sa kaalaman ng tagalangit kung anong nandito sa lupa. Alam nila lahat ng nangyayari dito sa sanglibutang ito. Kaya nung pumunta ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutang ito, ito na, nag-rejoice na sila. Kasi i-judge na niya ang sanglibutang ito with righteousness and the people with his truth. Ibig sabihin yan, i-judge niya, gagawa siya ng paraan para ang gawa ng jablo sa buhay ng tao masisira. That is the main purpose of the coming of Jesus Christ. Kaya nga sinasabi dyan na ang purpose niya pagpunta sa sanglibutang ito is to destroy the work of the devil. That the Son of God was manifested to destroy the work of the devil. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na ito na yung isi-celebrate natin nang pumunta siya dito sa lupa. He touched down the earth to judge the world para hatulan niya ang sanglibutang ito, para sirain niya ang gawa ng jablo sa buhay ng tao. Yun na yung pag-redeem niya sa atin. Yun na yung pag-ransom niya sa atin. Yun na yung tinalo niya ang kamatayan, which is the last enemy that should be destroyed doon sa cross sa Kalbaryo, para tayo matuto rin paano natin puksain kahit paman ang ating kaaway. Para makarating tayo doon sa kanyang kaharian at hindi tayo mabubulig sa kapahamakan. Kaya yung heaven, nagre-rejoice sila sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Pumunta siya talaga dito. Basahin natin ang Luke. Anong nangyari when he came, nung pumunta na siya dito sa sanglibutang ito? Luke 2:14. Praise the Lord. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yan yung choral ng mga angels na nagpahayag doon sa mga shepherds.
Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. So ang pagpunta ng ating Panginoong Diyos dito sa sanglibutan ito, sa ating Panginoong Hesukristo, is peace and goodwill para sa atin. Hindi siya pumunta dito to destroy us. Naalala niyo yung mga disciples noon? Pumunta sila sa isang village. Tapos yung mga tao doon ayaw tatanggap sa kanila. Ano kaagad naisip ng mga disipulo? Lord, let us ask fire to burn that village. Anong sabi ni Lord Jesus Christ? I did not come to destroy men's lives, but to save. Isang kasi apurado masyado yung mga disipulo. Hot na hot yung mga disipulo. Kaya nirebuke sila ni Lord Jesus, what kind of spirit ye have? Anong meron kayong espirito? Anong uring espirito kayong meron? Ako hindi pumunta para mag-destroy, but to save. Ito na. Ito na yung pangako niya. Why ginawa na yan? Goodwill yung kanyang ipapakita sa mga tao, not bad will. That is not yet the time to condemn anyone. That is not yet the time to put anyone into condemnation or damnation. Hindi pa yan ang panahon. Pagliligtas pa ang ginagawa ni Lord Jesus sa kanyang pagpunta sa sanglibutang ito. Kaya alam ng langit yan. Mga creatures sa langit, mga angels, alam nila. Anong purpose ng pagpunta ni Kristo dito, kaya ang saya-saya nila. Praise the Lord. Alam niyo ang activity dito sa lupa. Alam ng tagalangit. Kaya nung first time kong naranasan, nung nag-casting out of demons ako doon sa Makati, naalala niyo yung nag-request na taga Marshall Island at itinaon ng Panginoong Diyos, papunta rin ako ng Makati para mag-apply ng UK visa. Nandoon din sila sa Makati. Eh, tumawag sa akin when I was in the airport dito sa Davao, hindi pa nakalipad papunta ng Manila. Yung demon possessed for 5 years. At ang pumasok sa kanya ay black dragon. Yun ang, tapos yung scorpion. Yun ang nag-aano sa kanya. Tapos nung nag-casting out of demons na kami doon sa loob ng hotel, doon sa katawan ng babae, merong angel from heaven, sakay ng kabayo, nakita ng visionary natin, nakikipagpunyagi, nakikipag-battle doon sa red dragon. Ang balak pala ng red dragon, pasukin kami doon sa loob at tulungan niya yung red ay yung black dragon na yan. Kaya meron palang color coding din si dragon. Ang nangyari, hindi na nakapasok yung red dragon doon sa loob to reinforce his yung kasama niya, because the angel of God from heaven, yun ang nag-fight doon sa air, doon sila sa hangin nag-awayan. Natalo yung red dragon. Failure ang kanilang masamang balak. Dito naman sa loob, natalo din yung black dragon in the name of our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin niya, yung activity natin dito, alam ng langit. Praise the Lord! Alam niya. Kaya nung bumaba na dito ang ating Panginoong Diyos, alam ng langit, alam ang tagalangit kung anong meron. At kung alam lang sana ng mga nasa sanglibutang ito, they must rejoice. Kailangan sila magsaya. Kasi ang pagpunta niya dito is goodwill. Ang pagpunta niya dito is to judge. Sino i-judge niya? Para sirain ang gawa ng Diablo sa buhay ng tao. Kaya, pagsabi ng mga angels doon sa mga shepherds, glory to God in the highest,
and on earth peace, goodwill toward men. Kaya dapat talaga magsaya tayo. Praise the Lord. Basa Isaiah 44 verse 23. Praise the Lord. Sing, O ye heavens, for the Lord hath done it. Shout, ye lower parts of the earth. Break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein. For the Lord hath redeemed Jacob and glorified himself in Israel. Yes. Because salvation begins in Israel. Ang kaligtasan nagsimula sa Israel dahil sa paninindigan ng kanilang mga ama from Abraham. Then hanggang lineage ni David hanggang doon na kay Joseph with Mary. So, sing, O ye heavens, for the Lord hath done it. Ginawa niya ang kanyang pagparito sa sanglibutang ito. Ye lower parts of the earth, break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein, for the Lord hath redeemed Jacob. Niredeem niya si Jacob. Praise the Lord. Niredeem from what? From the hand of the enemy. Redeem from sin. Redeem from iniquity. And glorified himself in Israel. Doon niya mismo niluwalhati ang kanyang sarili sa Israel. How? By his birth, by his life, by his suffering, by his death, by his resurrection, by his ascension. Doon yung lahat sa Israel nangyari. He glorified himself in Israel. Praise the Lord. Kaya itong pag-celebrate natin ng birth of Jesus Christ, we have so much reason to rejoice. Napakaraming dahilan bakit tayo mag-rejoice. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, you will not shout for joy. The stones will clap. The trees will praise God. Even the suckling babes will shout and give praise to God. O ibig sabihin yan, wala ba kayong understanding? Manhid ba kayo? Dumb ba kayo? Deaf ba kayo? Pipi ba kayo? Bingi ba kayo? Kung ayaw niyong magluwalhati sa Diyos, ang mga bato ang magpapalakpak. Ang mga puno ang magpupuri. Ang mga batang nagsususo, nagdididi, suckling babes, sila ang magsisigaw ng praise the Lord. O ibig sabihin yan, kung alam mo lang ang kanyang pagpunta sa sanglibutang ito, you ought to rejoice. You ought to praise God that even heavens na nandoon, they rejoice kasi alam nila ang gagawin ng Diyos sa lupa. Praise the Lord! Praise the Lord. Ano pa kaya tayo yung mga beneficiaries? Tayo yung mga nag-benefit? For your sake, for the sake sa atin, yan ay ginawa niya. Hindi para sa sino man o kanino pa man. Ano pa? Basa Isaiah 49:13. Praise the Lord! Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people and will have mercy upon his afflicted. Yes, naawa siya doon sa mga afflicted. Naawa siya sa mga tao na tinulak ni Satanas sa kamatayan, katulad ni Adam at saka ni Eva. Naawa siya sa mga tao na na-deceived ng masamang espiritu. They were afflicted. Naawa siya. So, kailangan ng mundo ang Savior. Kailangan ng mundo ng Redeemer. Kailangan ng mundo ng righteousness of God. Kailangan ng mundo kahit paman ng mas makapangyarihan kaysa kanya na nagdaig sa kanila. Yan. We have to
rejoice. Kaya nung kumunta na dito si Lord Jesus Christ, mission accomplished. Na-accomplish niya ang mission. Hindi kay nakasulat that He will come and redeem and judge the world, tapos walang nagawa si Kristo nung pumunta siya. Basta na lang ipinanganak siya, lumaki hanggang kung ano-ano pa diyang namatay siya na walang kabuluhan. Meron, ginawa niya ang purpose ng Diyos. Bakit siya nagpakatawan tao? Kaya na-accomplish niya. Ay ngayon tayo na nakaunawa, ngayon tayo na nakaintindi, hindi natin gawin ang nararapat. Ginawa niya, tayo hindi tayo gumawa. Talo tayo. Kaya nga pag judgment day, wala nang excuse ang sino man. Kaya gawin natin ang part natin. Praise the Lord. Basahin natin John 17 verse 4. Praise the Lord. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou hast given me to do. Yes, ginawa niya. Giglorify niya dito ang Diyos sa sanglibutang ito. At nagawa niyang natapos ang gawain na ipinapagawa sa kanya. O ibig sabihin yan, God is so faithful to His promise, to His purpose in coming here. He did not fail it. Hindi niya yan binigo. O anong purpose niyan? Bakit niya ginawa niyan? Bakit ginawa niya yan dito? Basa Luke 1:79. Praise the Lord. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Yan, para magbigay ng liwanag sa kanila na nauupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan, para sila ay i-guide ang mga paa doon sa daan ng kapayapaan. Kaya, therefore, na-fulfill yung pagpunta ng Diyos, na-fulfill yung pag-judge niya, na-fulfill yung kanyang mercy sa mga tao that are being afflicted. Kaya, we have to rejoice. Dapat magsaya tayo. Darating ang panahon, anong mangyayari? Dahil ginawa ni Jesus Christ ang kanyang mission dito sa sanglibutang ito, for He promised, alam ng tagalangit, ha? At dapat malaman ng tagalupa, kasi tayo yung, kaya nga ayaw ni Satanas yung gospel will be preached. Bakit bago gunawin ng Diyos ang sanglibutan, kinakailangan ma-preach ang kanyang gospel of the kingdom? Kinakailangan ma-disseminate ang information sa lahat ng mga tao, sapagkat let the people know His purpose of coming here. Kailangan malaman ng lahat ng mga tao ano ang sadya ng kanyang pagparito, dahil tayo ang kanyang sadya. At kailangan magawa natin ang dapat nating magawa bago tayo mamatay, bago tayo o bago mawala ang mundong ito. Kaya, siya yung ating righteousness. Kaya pumunta siya dito sa sanglibutang ito dahil siya yung righteousness natin. Basahin natin Jeremiah 23:5-6. Praise the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely, and this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. Yan. Inuna niya ang Israel. Inuna niya ang Judah, kumbaga. Dahil doon siya naglanding. Doon siya nag-touchdown from heaven. Dahil doon yung lineage ni Abraham. Praise the Lord! Oh. So, tinupad niya. Kaya, sabihin mo, wala pala tayong kasali dyan. Israel lang pala yung nakasulat dyan sa Bible eh. God also promised to the Gentiles. God also has intention to save the Gentiles.
Tayo yan. So, kinakailangan, let us open wide our eyes and our ears to listen and to see the goodness of God na kanyang daladala dito sa mundo. Kaya ayaw ni Satanas ang gospel will be proclaimed. Ayaw ni Satanas ang gospel will be spread. Ayaw ni Satanas that the gospel of Jesus Christ will shine upon them. Yun ang ayaw ni Satanas. Kasi sigurado ang mga tao hihiwalay sa kanya. Lalayo sa kanya. Aayaw sa kanya. At dito, kay Jesus Christ iibig, kay Lord Jesus maglilingkod, magsasamba, susunod. Dahil ito yung totoo at tunay na pumunta dito para tayo sagipin, para tayo i-rescue, para tayo. Kumbaga pa, He is the responder. Diba, minsan makakita ka ng sasakyan dyan sa daan. Emergency responder. Ibig sabihin yan, pagkukulangin yung mga 911, merong extras na standby, sila yung kukontakin. Oy, wala kaming kasama. Medyo marami yung biktima ng aksidente. Can we request emergency responder? Or dito lang yan sa barangay. May mga naka-standby dyan. Huwag na nating disturbuhin yung 911 kasi maraming tawag sa kanila. Kayo dito, barangay level, mga responders, kayo na ang mag-response sa emergency na yan. Oh, di ba? Ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Nag-respondi ka agad siya dahil maraming biktima. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Ayaw niya na we will stay in the hand of the devil. Ayaw niya we will remain in sin. Ayaw niya we will remain being disobedient to His statutes and His commandments. Kaya nga, pag sinabing redeem, kunin ka sa kamay ng abductor. Redeem, kunin ka sa pawn shop. Kung sa ano pa yan, mga valuable things. Hindi ka manatili. Meron bang nag-redeem na pagtapos, ay, i-redeem ko yung item ko, pero dyan lang yan ha? Hindi. Ang purpose ng redemption is to get back the valuable item. So, ganun din. We are valuable in the eyes of God. Precious tayo sa harapan ng Diyos. Kaya, salamat tayo, mapalad yung mga tao na umalis na sa mga kasalanan, umalis na sa mga pagkakamali. That is the time you will experience different thing. Makaka-experience ka ng different. Bakit? What is the difference between when you were disobedient tapos naging obedient ka? Ang laking difference. Iba. Pag ang Diyos, sinunod mo ang Diyos, nako, sabihin ko sa iyo, anong pangako ni Jesus Christ? Anong pangako ng Diyos? If you abide in me, if you continue in my word, then ye are my disciples indeed. Ye shall know the truth. And the truth shall make you free. Hindi pwede nakikinig ka sa word of God until now you're still in the bondage of sin. You're still in the bondage of ungodliness. You're still in the bondage of worldliness. Ay, wala. Meaning to say, the word of God being preached to you do not accept it heartily. You are just a listener but not a doer. Pero dumating sa iyo ang gospel of our Lord Jesus Christ, you are a listener at the same time, you are the doer of it. Then you will be justified. Not the hearer of the law, but the doer is being justified. You will experience the promises of God. Kaya nga sabi nga ng Diyos, try me, subukan niyo ako. If I will not let you experience my promise to you. Subukan mo. Anong ibig subukan mo? Gawin mo, huwag kang matakot. Praise the Lord. Huwag kang matakot. Kung ang trabaho man ang maapektuhan, huwag kang matakot. Bakit? Sino ba magising tayo? Sino ba nagdugtong ng hininga natin? Oh. Maglakad tayo, sino nagbibigay sa atin ng lakas? Doon tayo matakot sa Kanya. At dyan mo malaman, makikita. Ano ang purpose ni Kristo pumunta dito? To redeem
us from sin. Praise the Lord. Basahin natin yung pinaka sweet na verse sa Bible. Sige. John 3:16. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yes, kung maniwala ka sa Kanya. Bakit ka sumunod kay Kristo? Eh, naniwala ako sa Kanya. O bakit ka hindi sumusunod sa Kanya? Eh, I don't believe Him. Di ba ganun lang yan? Naniwala ka kay Kristo? Opo. Kaya pala sumusunod ka sa Kanya. Nakita namin, napansin namin na ayaw mong mamove sa pagsunod kay Kristo. Yan ang totoong naniwala. Naniwala kay Kristo? Oo. Eh bakit nandiyan ka pa rin sa ano? Paglapastangan sa Kanyang tuntunin, eh sinungaling ka pala eh. Sabi mo naniniwala ka, pero yung gawa mo hindi naman pala naniniwala. Kaya kung naniniwala ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya. Kaya ganun, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, Filipino ka, Chinese ka, American ka, Korean ka, Taiwanese ka, Vietnamese ka, Malaysian ka, African ka, it doesn't matter. That whosoever believeth in Him should not perish, but should have everlasting life. Pag naniwala ka sa Kanya, siyempre kung naniwala ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya. Praise the Lord! So, napaka dakila ng Diyos. Ayaw niya na maging bobo tayo sa understanding. Kaya nga sabi ng Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge because they reject knowledge. Oh, ano yung word of God? That is the knowledge about your salvation. But afterwards, you have heard it, but you reject it. By what? By not keeping it. Ni-reject mo. They are destroyed. That is the reason why. Mapahamak ang mga tao. So do not reject. Huwag kang magkulang sa knowledge of God. Praise the Lord. Okay, last verses. 1 John 4:9 and 10. Praise the Lord. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Yes, exactly. Precisely. Na-manifested ang pag-ibig ng Diyos dito sa atin dahil ipinadala niya ang kanyang anak sa sanglibutan. That is God's love. Para mabuhay tayo. Hindi yung mabuhay na ordinaryong buhay. Para mabuhay tayo, both physical for a short time and for eternal life. Herein is love, not that we love God. Not because we love God, He came into this world. Not because we are obedient, He came into this world. Hindi. But that He loved us, sent His Son to be the propitiation for our sins. When we were yet sinners, He died for us. When we were yet sinners, He came to save us from our sin. So, therefore, alis ka na sa kasalanan mo. If you believe Christ, praise the Lord. Oh. Di ba? Pumunta yung parents mo dito. Malayo ka kasi. Ma, pa, anong purpose magpunta ka dito? Ay anak, kunin ka namin dyan sa kalagayan mo. Kasi nakikita namin, papahama ka. Eh, sige, sasama ka. O sige, kunin mo ako dito sa kasalanan. Dyan na ako sa inyo. Kasi dyan lang ako sa inyo. Mabubuhay. Ganon. Hindi kayo pumunta si Kristo dito para kunin ka sa kasalanan. Nag-remain ka pa rin sa kasalanan mo. Wala. You do not believe Him. Kaya to God be the glory, even the heavens rejoice, and the earth should be glad, and the sea must roar, and the fullness thereof, let the field be joyful, and all
that is therein, then shall all the trees of the wood rejoice, because the Lord, for he cometh to judge the earth, he shall judge the world with righteousness and the people with his truth. Salamat tayo, pumunta siya dito. So, we have to rejoice on his birthday to celebrate it for so much reason na hindi natin kayang bilangin. Praise the Lord! Praise the Lord. Sitayo po ang lahat.